Sa katanduan, sa kabila na ang depopulation o yung pagpatay at paglilibing sa mga infected na baboy. Dahil siyam sa 11 ng mga munisipalidad dito ay apektado o positibo sa African swine fever. Ayon sa kanilang veterinary office, here's Amiel Ordonez. Sa Catanduanes Veterinary Office, siyam sa 11 munisipalidad sa Catanduanes nagpositibo sa African swine fever simula pa noong January 18, 2021. Habang ang dalawang natitirang bayan ng Bagamanok at Pandan, magsasagawa na rin ng laboratory test for African swine fever para masigurong hindi pa rin kontaminado ang mga ito ng ASF. Nangunguna ang VIRAC sa mga munisipalidad ng Catanduanes na may pinakamataas na bilang ng African swine fever cases na umabot sa 47 na baboy. 207 na baboy naman ang na-depopulate. Ang mangingisdang si Tatay Jose ng VIRAC Catanduanes nasira ang bangka sa pananalasa ng bagyong Ulysses noong nakaraang taon. Ang kanyang babuyan ang natitira niyang pag-asa para muling maiahon ang pamilya. Pero ang kanyang mga alaga nagpositibo sa ASF. Almost 2 weeks umabot bago bumalik yung sample. So, tinamaan lang yung mga baboy. Pero ngayon wala na, pero malaki, malaki yung logit. Talagang malaki ang ano natin. 15 years. Kaya yung sa sinukuhan ko ng anak ko ay nakikita mo yung pinagkundar mo na gano'n ang nangyari. Nahihirapan kontrolin ng Provincial Veterinary Office ng Catanduanes ang ASF dahil na rin daw sa reaksyon ng ilang hog raisers sa kanilang ginagawang depopulation o pagpatay at paglilibing sa mga infected na baboy. Yung 500 meter radius po from infected site, yun po ang dinidepopulate namin. Ang problema, ma'am, pag naalaman nila na ididepopulate yung mga ibang baboy, nilalabas, binibenta, hindi maiwasan po yung iba, inaalis na doon sa lugar na pagdidepopan. So, ang nangyayari, binibenta nila sa ibang lugar, gusto po nila na ma-turn into money. Ayon sa Department of Agriculture, kumalat na ang ASF sa ilang bahagi ng Central Luzon, Leyte at Davao. Pero hindi pa naman daw kailangan magdeklara ng state of calamity dahil sa ASF. Paano nga ba kumalat ang ASF sa ilang bahagi ng Pilipinas? Unang-una kumalat siya dahil nga sa kaning baboy, yung swill feeding. Tinatapon na lang doon yung mga kaning baboy at naging inegosyo ng mga taga roon. In fact, that gave way to hog raising in that part of the Metro Manila. So doon, after so many months, observe nila, mga baboy, isa-isang namamatay. So yun ang suspecha doon. At pati yung mga dumarating na mga meat, processed meat from China, kasi China nag-originate ang ASF. Kaya kumalat dahil yung ibang mga hog raisers mismo, instead na patayin yung baboy nila, pinagbili nila sa mga traders. And then itong mga traders naman, binibili ng mura. Mas lalong kumalat. Diba yung virus? So ayun, naputol naman doon, kaya dapat natin bantayan. Payo ng DA sa mga apektadong babuyan? Tutulungan namin sila. Yung mga namatayan ng baboy dahil sa ASF, kailangan i-document po yun. And we're giving away 5,000 indemnification per head of pig na died due to ASF. Tapos they can borrow money na 30,000 pesos. No interest, no collateral, payable in 10 years for them to rise up again, bounce back, and they can engage in other livelihood activities. Ang pagtaas ng presyo ng karne ng baboy ay epekto raw ng kakulangan sa supply dahil sa African swine fever. Ngayong araw, bibisitahin ko ang ilang palengke dito sa Metro Manila. Kamusta po yung mga mamimili? Bumibili pa rin ba sila ng baboy? Ay, paano mamimili? Iba, ayaw, kasi mahal. Matumal po ba? Matumal kami. Iba nga, di na nagtitinda eh. Nagsarado na, kasi mahal. Matumal pa. Masyado ng mataas ang presyo. Malapit na yung karne ng baboy, sa karne ng baka ang presyo. Puro abono po kami kadalasan pag nagkakatira-tira. So,
Sobrang po kasi talaga taas ng baboy ngayon. 350 na. Alos, di na maubot yung sanggol mag-apot. Sa tatlong palengke na napuntahan ko, naglalaro sa 340 to 400 pesos kada kilo ang presyo ng karne ng baboy. Kaya ang ilang mamimili, umaaray dahil sa pagtaas ng presyo. Konti lang po yung binili nyo. Opo, kasi konti lang yung budget, wala na pambili. Ay talagang mataas. Di magbaka na lang tayo, kaya lang hindi naman laging baka, di ba? Pwede hindi naman laging baka ang kakabilin. Kailangan din baboy. Nagulat ako. Talagang wala nang bababa nito. Huwag masyadong patungan ng malaki. Ang nakikita ng based doon sa computation sa datos, no, nasa range lang dapat yan, 280 to 300. Isa lang yon sa mga solusyon, no, pag-i-import. Every year naman, open naman yung pag-i-import. No? The department is studying na triplihin pa itong volume na to. At the same time, again, we're encouraging livestock raisers from ASF-free provinces to bring their hogs here in Metro Manila. Pandemya, bagyo. Ngayon naman, African swine fever. Marami na talagang pinagdaanan ng ating bansa. Pero ang mga problemang ito, masusolusyonan sana kung makikinig tayo sa mga eksperto para maagapan at hindi na lumala ang epekto ng mga ito. Ako si Emil Ordonez, I stand for truth.